Hello, good day. I am Engineer Elton Ian, your instructor in ELX302, that is robotics. Now in this module, module 3, we're going to discuss the servo motors and basic programming using Arduino IDE and Ono board. Now the objectives of our module 3 is first, is you will be able to understand the basic operation of servo motors, differentiate between servo motors and DC motors, and create a simple program to control the servo motor. And the last objective is you are going to apply servo motor to robotics technology. First is, what is servo motors? A servo motor is a rotary actuator or motor that allows for a precise control. When you say precise, you can assign the angle of rotation or the value of the angle of rotations. Nga iyarang ituyok, no? Example, from 0 degree, no? Mutuyok lang siya up to 45 degrees or 90 degrees. Okay, so kung muna yung muna assign nga value, no? Nga angle of rotation, so drag po siya taman sa angle nung imong gi-assign ang iyang pag-rotate sa iyang motor. So muna siya gitawag na ito nga precise, no, control in terms of angular position and also acceleration, no, ng iyang kakusgon sa iyang tuyok and velocity. So capabilities that a regular motor does not have. So kanang mga regular mga motors lang, sa mga example kanang sa kanang mga sa fan, no, electric fan, or kanang sa mga kanang sa gitawag nato kanang remote control nga salakyan, no, nga pag press nimo motoyo lang sige ang iyang motor. Unlike for this one, no, nga kung pila ra ka angle lang imong i-assign, mura po ito iyang pag-rotate, no, sa iyang motor. Okay, it makes use of a regular motor and pairs it with a sensor for position feedback. Okay, the controller is the most sophisticated part of the servo motor as it is specifically designed for the purpose. So muna siya ang inside, no, inside aning servo motor, the Tower Pro MG90S, okay, micro servo. So muna siya yung mga gear, no, makita to inside. Muna itawag na to o gearbox. So high torque, no, kusga ni siya, pwede makadala ni siya, but depending on the also sa iyang capacity, no, naka butang, no, sa iyang specification. But mostly, no, nga ang iyang torque nga kayang i-handle is kaniyang gitawag na to o medyo bugat-bugat, to. Ay uban tag 1 kilo kaya niya nga i ang 1 kilong object kaya niya i-move, no, or kaya niya nga patuyokon in a certain angle. So ang galing gearbox ato, no, natay 60 rpm or 60 revolution per minute, no, ang iyang kakusgo, no, sa iyang pag-rotate, no, or pag-revolve sa iyang mga gear. And we have here the DC motor, man siya gitawag nato katong mga ordinary lang motor, no. Then gibutangan ni siya og potentiometer para nga kung unsay position lang nga gi-decide, no, nga sa atuang circuit from the Arduino. So mura po na iyang ihatag, no, pag mulapaw lang siya this potentiometer, mo send na siya og signal sa atuang control circuit nga ibalik, no, ang imuhang position. So muna siya ay naka nadugang, no, sa ato, mo siya itawag na to sensor, no, sa ato ari kani, no, sensor for position is the kani gitawag na to potentiometer. Okay, by the way, no, muna siya ang ato ang servo motors, no, usually nga ginagamit sa ato ang robotics nga discussion. So servo motors are not actually a specific class of motor but are a combination of specific parts which happens to include a DC or AC motor and are suitable for use in closed loop control system. So
So, muna siya kita wag loose loop, no? Nga pag na siya error, example, ni more than na siya sa yung desired nga angle of rotation. So, mukha na siya, no? May either mo stop siya or i-return niya, no? Or di lang siya mo function because biyad na sa limit sa yung angle of rotation. Because some of the RC motors, naaagitawag na itong 90 degrees lang siya, no? Ang iyang angle of rotation, napaagitawag na ito nga servo motors nga 180 degrees, no? From 0 to 180, no? So opposite side. Then napo yung servo motors nga mapalit na ito sa market, nga gitawag na itong 360 degrees nga angle of rotation sa iyang gear. So, which means nga wala siya limit, no? Continuous ang iyong flow, but also you can still assign the number, no, or the degrees of angle of rotations nga. Kung sa 360 mo i-assign lang nimo og ang iyong motor to 90, so 90 ra po na ang iyang i-rotate. Anyway, we have some example here, no, sa ato ang module 3 kung sa ato pag test sa servo motors into a different angles of rotation. Okay, they are used in robotics, automated manufacturing, and computer numerical control or the CNC machining applications. Another definition of servo motor is a closed loop servo mechanism that uses position feedback in order to control its rotational speed and position. So katong kuan ganiha, no, atong potentiometer na naka-attach, this one, no, na potentiometer niya siya, no. Then the control signal is the input, either analog or digital, which represents the final position command for the shaft. No? Kung asa siya, ang pila ka angle lang yan naka-assign, no, sa control, microcontroller, dito rin po siya taman ang imo ang position. A type of encoder serves as a sensor, providing speed and position feedback. In most cases, only the position is reported. The final position is reported to the controller and this is compared to the initial position input. Okay, example, ang imong initial input is 90 degrees, no, from the microcontroller niya. Nilapaw ang imong servo. So, ang imong potentiometer mo send a signal sa controller na yun, iyang ibalik, no? Ibalik. Re. Example, nilapaw niya. Ang sa imong microcontroller naka-assign dito is only sa Arduino is only 90 degrees. Yeah, pag tuyo ilapo siya 90 degrees mo, kaning imo ang potentiometer mo send siya signal, no. I-compare niya kung ma example 95 degrees, then that is 90, that is the difference is 5 degrees. So ang iyang buhaton mobalik niya siya og 5 degrees, no, para may mo siya og 90 ang imo ang position 90 degrees. So, muna siya ay purpose ani, no? So, in the most cases, okay, so input and then if transcript, there is a discrepancy, the motor is moved in order to get to the correct position. So, muna siya nga, kung na difference, example, 95 ang iyang na position, nga, 95 ang na-send sa imo ang potentiometer, so, ang potentiometer mo send siya og 5 degrees, no? So, back, or 95 minus 90 degrees sa atuang giset sa atuang Arduino, then that is equal to 5 degrees ang difference. So ang 5 degrees imo na is isend na pala balik to sa controller nga more than 5, so mo balik siya og 5 degrees, no, minus 5 degrees para nga ma-equal to 90 degrees ang ato ang position sa ato ang servo motor. Okay, so the most interesting part sa ato ang robotics is the program. Kaya yung programming, no, na napansin siya dito sa ito ang EST201 nga programming controls, but the servo will not work, no, without a program. So dili ang ato ang servo motors, dili na siya mo tuyok, no, or dili siya mo rotate kung dili na ito gaman o commands or program to the microcontroller controllers, and ang microcontrollers mo sinan siya og signal, no, kung unsay command nga imong gigama o number of degrees nga yang i-rotate. Okay? So, unang ang EST201 na programming controls is a major, no, major component also sa atong robotics, because
robot will not work without instructions. So that is why we are going to incorporate also the C++ programming to control the angle of rotation sa tuwang robotics. Okay, so first is number sign include no servo.h. So this is the to call the servo library to be included in the Arduino general command line. So mo ni siya naka public ni siya no, public domain. So you see public domain di wala siya nabutang sa void setup, wala pa siya nabutang sa void loop. So which means na siya sa outside no, that is naka public ang iyang instructions or yang muna ito ang public domain. Okay, so don't worry no, ang servo.h is naarap na siya makita dito sa tuwang Arduino IDE. So only lang ato lang ang siyang i-lock no or i-call dito sa tuwang libraries. So muna siya no, servo.h is by the way that the include call for servo library to be included no. So muna siya no, servo.h muna itong tawagun. Then the servo.h is a library no. So na kinalan tag library okay. Ang servo no, anyway nasa to ang troubleshooting niya. Kung example na limot ka butang o servo.h unsa may tabo sa imo ang kwan no, sa imo ang servo motuyok ba or what happen kung wala is servo.h or wala library sa servo. Okay, to recognize by Arduino microcontroller as an object of the command line. Then we have here the servo name. So kanin siya no, kanin siyang servo can be assigned to any servo name sa a combination kanin when you see servo name any name no imong ganahan nga i-assign sa imong servo. Example daghan nga servo servo 1 up to 4 no? Or kani example magpa-rotate sa arm dahil ka na minana no, then also mo clip or something mo hold. Okay, so 1, 2, 3, 4 no? So therefore 4 servo. Then you can assign the name no, so just type servo then ngalan no, ngalan sa imong servo nga i-assign. Anyway naata po yung mga example niya na. Then the servo can be assigned to any servo name no? A combination of alphanumeric, example ALX3 no? Ato ang subject na to, pwede po CIT, pwede NORSO no, as long as naara kayo type din nga servo no, servo na yun ngalan sa imuang servo nga ganaan i-assign. So mayroon siya o gitawag na ito o you're going to assign no, or to declare value or name to this servo. Okay, so ato na siya na ma ato na i-code niya no, i-discuss pwede sa ato na ang gamano code niya. So example no, sample nga name natong ganahan sa servo name is servo ALX302 ngayon semicolon. Okay, di pa kasi masabta no, yan lang kung magkuha ng tanong ning mga matawag program. Then we have servo name that attach p number. So it is a syntax that the servo name will be attached or connected or to the output pin of your Arduino board. Example is one, example ni ALX302 dot attach pin number that is 13. So which means ng imong servo nga imong gamaan ng program nga mo rotate siya to a certain angle. So na siya sa pin 13 ni mo gi-connect no, pin 13. So nga siya purpose ana. Then the next is servo name dot right then angle of rotation. So the dot right will send a signal into your servo motor in pulse width modulation or this sorry no or in PWM or pulse width modulation no, with a corresponding angle of rotation. So example no, example kinana ka nga imo nang patuyo ko ng imo ang servo motor no, sa sample this one no, this one ilang
Sample, i-elect stress root to, no? Ang name sa imo ang servo. Imo siyang right hand, no? Imo siyang butangan ng signal. This one is 90. That is the angle of rotation. So, therefore, that is 90 degrees, no? So, this means that the microcontroller will send a PWM signal to the servo motor at 90 degrees angle of rotation. So, 90 degrees ang iyang i-move, no? Sa imo ang servo motor. Okay, so sa circuit diagram, no? Sa ito ang example karon nga ato ang gamay. So this is your Arduino board, no? Arduino Uno. So ang anto ang red, no? So naa siya tulo ka kasani kano? This one. Okay, so muna yung motor, no? This motor, may siyang motor ron karon. Ang ato ang patuyukon. As you have noticed, no, wala pa na yung connection ng ato ang Arduino board, no? Then, kanin siya, wala pa na siya na-connect sa ato ang laptop. So, ang iyong connection, ani, no? Ang ato ang kanin brown. Some servo uses black, no? As a ground. Brown also is a ground, no? Connected is a ground. So ang ato ang brown connected sa ground, no? So ato ang Arduino ground, this one, and ang 5 volts this the red one, no? Ang red sa center, and ang signal, no? So ato example is pin 13. Okay, so ato ni usbon na sorry, no? Ato na no, sa ito ang actual no, presentation. Anyway, no, so, pwede po siya sa pin 7. So, pwede rin naman ko siya ano, from 0 to 13 no, ato ang output. But sa ito ang example, no, sa ito lang ang code, doon ito na siya ng A7 na lang, no, sa ito ang code. So, thank you so much. No. Now, let's go to programming no, sa ito ang Arduino. Okay, programming is Arduino. Let's go to Arduino. First, no, ato sa i-connect ng ato ang sa laptop, no, ato ang Arduino board. Okay, no, so nisiga na siya, but wala pa na siya i-program, no, na na-connect. So ato sa i-open, no, ang ato ang Arduino IDE. Where are you, Arduino IDE? Tara. Okay. So while waiting for the Arduino IDE, since sa naklas no, ng medyo dili kay ta high resolution kay because we are recording at a dark, no, using light lang, no, sa ito ang environment tree. Okay, Arduino one. So nata sa pin 7 ang ito ang okay. So let's proceed sa programming. Okay, ako lang ni inaton yung mind para makita nato. Okay, first is ato sa equal, no, ang ato ang example, no, limot lang ta, no. So let us say servo ELX, no? ELX 302. That would be our name sa ito ang servo. Ngayon, ang ELX 302, no? That attach sa asam na ito sa pin 7, no? Pin 7. This one, no? Connected sa pin 7 ang yellow. So that is a signal, no? Signal. That's a 7. Okay. Then, three, ito na siyang ELX, that right, ELX 302,
dot right. Okay, dot right, dot right. Let us say 90. By the way, no, na kanisya nga ko ano, kanisya nga servo is only 180 degrees, no? So ang atong value nga ma-assign is only for up to from 0 to 180 degrees, no, ang iyang rotation. So ni sample, no, let us say 90 degrees, no, ang iyang rotation. Then let us say after 1 seconds, no, after 1 seconds mabalik siya to 0, no, ang ato ang servo, no, servo nga LX dot 0 to 302 to 0. Okay, then delay also 1000. Okay, sorry, delay, ay 1000, okay, sorry 1000 or 1 second. Okay, so 1 second, so let us try, no, tools comfort. Okay, Arduino Uno. Okay, then let's go to upload. Okay, so Arduino libraries, let us say kuan na sana siya, no? LX302 servo. Okay, so save. Okay, so as you have noticed, no, nga wala tayong libraries, no, so does not name or type did you mean, so sa buta yung class, no, nga kanin siya wala tayong nag-include of library. So muna nga we need to go to sketch, no, then include library, then click na to ang servo. So that one, number sign include that servo, then nung ato ni siyang i-upload again, no? So wala pa rin na-connect na to ang servo, no? Wala pa na-connect. So anyway, no, ato na i-connect karon. Okay, error compiling, include that servo. Okay, servo ELX302, then ELX302.attach 7. Okay, ELX302.write 90, then ELX. Okay, ito na i-call, verify. Okay, done compiling. Then ito na siyang i-burn. Okay, so wala na error. So ako sa i-connect ni ang servo, no, from sa tuang ko, ano, this one, sa schematic. So this one. Okay, so ang ground is ground, no? Ground. Ngayon na siya din lang, di na siya maklaro, no. So na this side, no. So ako na siya i-connect. So ang gamit lang sa ako quandary. And connector. Okay, so and okay, and so let us say white, no, white ang ito ang signal na lang. Okay, so ang yellow is yellow, no, yellow connected just sa 7 7 7. So 7. Okay, then so 5 volts ang 5 sa na red. Okay, then ground, this one, so ground. Okay,
So, muna siya, no? Ang naitabo sa ito ang servo. Okay. Sir, what if we're going to change that one, no? To different angle? So, ayun lang, no? Simple lang. Let us say, change that one at 180. At is set to maximum, no? Maximum ang yung angle. So, that is 90 degrees, no? Na rotation. So, ito na siya yung upload. So, 0, 180, 0. Kaya na, no? So, that is, no? Kaya siya, 180 degrees. Or pwede ito i-sequence, no? Let's say 0, 180, and balik siya og, okay? Control C, ito na yung kapyahon. Control V, balik siya og 90. 90, then nahimak siya og 60. Then hindi mo siya og after 1 seconds balik niya og 0. Okay, medyo 0. May upload. Okay, 180 0, 90 60, 0 180 90. Okay, okay, so that is our simple, no, programming controls sa tuwang robot nga servo motors, no, yung sa pagpalipot niya sa inyong servo motors. Sa ato ang module 4, no, i-discuss na ito siya ang atong robotic arm, no, sa so, ang pag-control sa robot arm. So that's all for today sa ato ang module 3. And once again, I am Engineer Otton Ian, your instructor in EST2LX302 Robotics Technology. Bye-bye!